Sa paglipat ng 10 barangay mula Makati papunta ng Taguig, umuugo ngayon ang posibilidad na tumakbong mayor ng Taguig si Makati Mayor Abby Binay. E gaano nga ba kalaki ang tsansa niyang manalo kung magiging balwarte niya ang mga inilipat na barangay? Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sa Lunes na ang simula ng filing of Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections. Kaya naman abala ang mga tatakbong opisyal dito sa barangay post proper north side. Pero kung dating Makati City ang sinusulat nilang address, ngayon Taguig City na. Madaming pagbabago, malaking pagbabago yung mangyayari. Pero still, alam naman namin na kakayanin, di ba? Hindi naman kami pwedeng hindi sumunod. Apektado kami as in yung mga residente. Pero kasi ang usapin, city to city. Kaya kung maghintay na lang kung talagang ano ang magiging resulta, yun na lang. Kaya wala naman magagawa kahit makipagtalo ka eh. Sa inilabas ng memorandum ng COMELEC para sa darating na 2023 barangay at SK election, Taguig City na ang dadalhin ng 10 barangay. Kabilang ang Sembo, Cumembo, Pembo, East at West Rambo, South Sembo, Pitogo, Rizal, Post Proper North Side at South Side. Kaya ang mga maghahain ng COC sa mga barangay na yan, mayroon na lang hanggang September 2 para magpunta sa tanggapan ng Taguig City. Paglilinaw naman ng COMELEC, bukod sa lungsod, wala nang ibang pagkakaiba sa detalye ng mga butante. Hindi na rin nila kailangang magparehisto ulit. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, may halos 300,000 butante ang mga EMBO barangay, habang may mahigit 400,000 butante sa Taguig. Sa gitna ng naging agawan sa teritoryo, mainit na tinanggap si Makati Mayor Abby Binay ng mga dating taga-Makati kahapon. Namigay ng school supplies doon ang Makati LGU matapos payagan ng Department of Education. Hiri-tuloy ng mga dating taga-Makati, tumakbong mayor ng Taguig si Mayor Abby. That is an option, pero hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa Taguig. Nang usisain si Binay sa payag ng ito, inamin niyang isa ito sa kanyang pinag-iisipan. As far as 2025 is concerned, I keep all my options open. And that is one option. So it is not the only option, but it is one that I am considering. So, hindi kasi ako para magsalita ng tapos. I know it's a cliche, but I always say I'm still waiting for a sign. Sa susunod na taon, maglalabas ng desisyon si Binay, lalo't ramdam daw niya ang suporta. Personally, man ako siguro magde-decide kung sa tingin ko I don't have a fighting chance, di ba? Eh ang mga barangay official na nalipat sa Taguig, pabor naman kaya? Ako, personally, yung 100% support for her, andun pa rin, hindi po siya mag-iiba, hindi magbabago. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging gulis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.